sanina, wala sa pagkahindi. Hating sa paralangin sa umaga, sa ating pagising, masarap na kapilit. Sa radyo doon natin nun natutunan ang himing ng pag-ibig. Katotohanan na pinagtukunan ang pananalig, pagkakatisig. Ulitin natin ang pagpuring apo, umaga at ang hari hanggang gabi. Ulitin natin ang pagpuring apo, di parang walhati ng puring pagmula sa ugat ng ating lahi. Sa pagkakaligtas natin, Diyos ng pag-ibig. Noon at ngayon, sa iyong kaibutin ng ating Panginoon. Ngayon siya ay si Jesus, sa habang panahon, kumitin natin. Sawang lumawi, paulit-ulit pa nga. Pawitan natin ng Diyos hanggang langit. Pasalamatan at papurihan. Pawitan natin ang papuring awin. Umaga at ang hari hanggang gabi. Pawitan natin ang papuring awin. Di ka nang walhati ng pupuri. Magmula sa ugat ng ating lahi. Sa pagkakulos natin, Diyos ng pag-ibig. Noon at ngayon, sa iyong kaibutin ang dating Panginoon. Siya ay si Jesus, si Jesus ang nating musika. Siya ang tubig ng buhay. Manay pag-ibig na mandalik na kaibigan na tunay sa samuha't pawisin. Kulang siya, purihin natin. Awitin natin pag-uwing awin. Umaga at ang hari hanggang gabi. Awitin natin pag-uwing awin. Di ka nang walhati ng pupuri. Magmula sa ugat ng ating lahi. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid at mga
kaibigan sa ating Panginoong Jesucristo sa araw na ito ng linggo dito sa Toronto at magandang umaga po dyan sa Pilipinas at araw na po kayo ng Lunes dyan. Ngayon po ay ating pong pag-uusapan ang ating pong paksa na from Triumphal Entry to Resurrection Sunday ng ating Panginoong Jesucristo. So ito po yung ating second day ng ating pong series ng 7 days, the last week of our Lord Jesus Christ on earth. So ito po ang ating day 116. So welcome po kayong lahat mga kapatid at welcome po Boy Apilado Militar Bulalakaw. So kayo po ang kauna-unahang ating pong viewers sa umagang ito at sa Pilipinas at dito naman po sa Toronto ay alas 5:47 po ng hapon dito sa amin. So welcome po kayong lahat. Bago po tayo magsimula ay tayo po ay tumungo at tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon sa panibagong araw na ibinigay niya sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, muli kami nagpapasalamat sa araw na ito upang kami ay bigyan po ng panibagong sandali sa aming pag-aaral na ngayon ng iyong mga salita. Nawa po ay makinabang kami sa mga salitang aming mapapakinggan at malaman namin ang iyong kalooban at makilala namin na ikaw ay aming Panginoon na tagapagligtas. Salamat sa iyong salita na aming pong pinag-aaralan sa aming buhay at nagiging gabay namin ito, Panginoon, bilang iyong mga anak. Pagpalain mo po ang iyong mga makikinig na mga anak at manonood ng live stream na ito at nawa ang salita mo ang siyang maging gabay naming lahat at ikaw po ang aming maging patnubay sa aming buhay, sa lahat ng panahon ng aming buhay. Saan man kami naroroon, ay kami po yung gabayan at ilayo mo po kami sa masama. At sa anumang karamdaman at sakit at mga diseases at mga virus na kumakalat sa mundong ito. Panginoon, protektahan mo kami ng iyong dugo at kami po ay yung palaging papatnubayan, Panginoon. Salamat po at ikaw naman po ang maging dakila sa oras na ito at ang papuri ay sumayo, Panginoon, at kami po yung kalugdan, Panginoon, sa oras na ito. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, welcome po at good morning diyan sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa Toronto. Buksan ninyo ang inyong mga banal na kasulatan. Kung meron po kayong mga Biblia sa inyong mga tahanan, ay ang ating tekstong gagamitin ay magmumula sa Ebanghelyo ni Mateo. Matthew chapter 21 verses 12 to 22. So yan ang ating mga tekstong pag-uusapan sa oras na ito. At makikita din ninyo ang mga teksto sa ibang mga Gospels ay sa aklat ni Marcos, kabanatang 11, talatang 15 hanggang 19. At makikita din ninyo sa Gospel of Luke, chapter 19, verses 45 to 48. At ganun din sa Gospel ni John, chapter 2, verse 13 hanggang 17. So yan ang background ng ating mga teksto. At pwede ninyong basahin ng mga teksto na yan sa apat na ebanghelyo. Ang ating paksa pag-uusapan ngayon ay Lunes, Jesus Clears the Temple. So ito yung araw ng Lunes o Monday na ang Panginoon ay pumasok sa loob ng templo. No? Pagkatapos na siya ay pumasok sa Jerusalem, at ito naman ay nandun na siya sa loob ng templo na. No? Nasa loob na siya at ating bibigyan ng background itong mga talata na babasahin natin mamaya bago natin ituloy ang kwento ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nasa loob ng templo. So ang background na ito ay malaking bagay para maunawaan natin ang dalawang sitwasyon na nangyari sa ating Panginoong Jesucristo nung siya ay pumasok sa loob ng siyudad ng Jerusalem at sa loob ng templo. The following morning, noong ang Panginoon ay nag-spend ng whole day doon sa Jerusalem nung siya pumasok, noong triumphal entry niya, at yung sumusunod na umaga naman, ay Jesus returned with his disciple to Jerusalem. Bumalik uli sila. Along the way, ay nung sila ay galing sa labas, ay nung sila ay papasok na muli sa loob ng Jerusalem, ay Jesus cursed the fig tree, you know, because it had failed to bear fruit. So ito yung pinaka-background natin. So maraming mga scholars na naniniwala na itong pagsumpa sa puno ng fig
o ng igos ay nagrepresent ng God's judgment on the spiritually dead religious leaders of Israel. So ito'y tumutukoy sa mga pangunahing leader ng reliyon ng Israel. So others believe the symbolism extended to all believers, demonstrating that genuine faith is more than just outward religiosity. True living faith must bear spiritual fruit in person's life. So when Jesus arrived at the temple, he found the courts full of corrupt money changers. Dami siya nakita doon, no? Na mga nagbebenta ng mga kalapati, mga ibon, mga nagpapalitan ng pera, you know? From Roman coin to Jewish money, no? So nagpapalitan sila. So Jesus began overturning their tables and clearing the temple, saying, "The scriptures declare, my temple will be a house of prayer, but you have turned it into a den of thieves." No, makikita natin yan sa Luke 19:46. So sinabi ng Panginoon na ang templong ito ay dapat maging bahay dalanginan. Hindi dapat itong maging pugad ng mga magnanakaw. So nagalit ang Panginoon dito at hindi niya nagustuhan, no, yung kanyang nakita sa loob ng templo. So on Monday evening, Jesus stayed in Bethany again, no? Probably in the home of his friends Martha, Mary, and Lazarus. So malapit lang itong Bethany sa old city ng Jerusalem. Kaya kung ang Panginoon ay lalabas sa old city, ay babalik siya uli sa tahanan nila Mary, Martha, and Lazarus, para magpagabi, para doon sila abutan ng gabi. So ito na yung mga detalyadong istorya ng ating paksa ngayon, na ang Panginoon ay pumasok sa loob ng templo. At ang unang ating bahagi na pag-uusapan ay nanggalit ang ating Panginoong Jesucristo, no? Nung pumasok siya sa loob ng templo, hindi niya nagustuhan yung mga nakita niya. So ating babasahin itong mga talatang 12, no, ng chapter 21 ng Gospel ni Mateo, chapter 21 verses 12 hanggang sa 17. So babasahin natin itong mga talatang ito. So pumasok si Jesus, si Jesus, sa loob ng templo, at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. So ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. So ito ang ikalawang pagkakataon na si Jesus ay pumasok sa templo at nilinis ito mula sa mga hindi makatwiran, no? Yaong mga nagdadala ng pangalan ni Kristo ay dapat makaalam na ang pagkukunwari, no, pagkagahaman, pansariling interes at immoralidad at kawalan nang galang sa tahanan ng Diyos ay magdudulot ng paghatol at matuwid na galit ng Diyos. Si Kristo ang Panginoon ng kanyang iglesia at iniuutos niya na ito'y maging bahay dalanginan ayon sa talatang 13. So yan ang paliwanag ng talatang 12, na talagang ang Panginoon ay nasurpresa nang siya ay pumasok sa loob. Hindi niya inaakala ang kanyang pagpasok ay malinis ang templo, at handang-handa na ito upang tanggapin ang darating na Mesiyas, ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sa pag-akala ng Panginoon ay hindi ganun ang nangyari. Hindi, nakita na yun dun yung mga taong nagpukunwari, no? Yung mga taong gahaman sa salapi, yung mga taong pansariling interes, no? Merong mga immoralidad sa loob ng templo. Kawalan ng paggalang, no, sa tahanan ng Diyos. At ito ay nagdudulot ng paghatol at matuwid na galit ng Diyos sa tao. Kaya nga sa loob ng iglesia, no, sa buildings natin, ay nagpupunta tayo, no, sa loob ng ating bahay dalanginan, you know, sa ating mga iglesia lokal na ating nung hindi pa nagkakaroon ng pandemya ay palagi tayo nagpupunta sa ating mga lugar na sambahan, at
ini-expect natin na pupunta tayo doon upang tayo manalangin, mag-aral ng Biblia, you know, at magpalakasan, you know, magpanalanginan sa bawat isa. Kung minsan ang bahay dalanginan o bahay panalanginan ay hindi ganun, no? Kung minsan nakikita natin diyan kung minsan na nandiyan ang mga taong iba ang ginagawa, you know? Himbis na dun sa dapat na gawin, no? Kung minsan ang bahay dalanginan ng Panginoon na hindi nagiging bahay panalanginan, bahay ng nag-aaral ng salita ng Diyos at nagtutulungan at nagdadamayan, no? At kakaiba sa mga nakikita natin kung minsan. Kaya nakakalungkot kapag kaganyan ang nangyayari sa loob ng iglesia o ng bahay simbahan, ng bahay sambahan. Kinakailangan kasi walang pagkakaiba ang templo sa Jerusalem at saka mga bahay, mga sambahan natin. Walang pagkakaiba. Kasi sa panahon natin ngayon, tayo na mismo, no, ang ating puso, ang siyang templo ng Diyos na tinitira ng Diyos. You know? Nagpupunta lamang tayo sa mga bahay, sambahan, sa mga church buildings natin para tayo magsama-sama, no, na magpuri at sumamba sa Diyos. Pero ang higit sa lahat na mahalaga ay yung ating puso na tinitira ng Diyos, no? Yan ang templo ng Diyos, yung ating puso, itong ating buhay, itong ating katawan. Diyan naninirahan ng Diyos, no? Pumupunta sa diyan, no? Ang banal na espiritu. Kaya dapat ito ay maging malinis at walang pakukunwari at walang pagkagahaman, no? Sa material na bagay, walang addiction, no? At wala tayong pansariling interes. At wala rin nakikitang immoralidad, no? Masamang pag-iisip, masamang pagnanasa, at kawalan ng paggalang, no? Sa ating katawan, no? Kung minsan, hindi natin nirerespeto ang ating sarili, no? Nakagagawa tayo ng kasalanan, no? Kaya kapag tayo gumagawa ng pagsalangsang sa Diyos, ay hindi natin iginagalang ang ating sarili, no? Kasi pagsalangsang sa kautusan ng ang paggawa ng kasalanan. Kaya nga yung mga taong gumagawa ng immoralidad, no? Ng pangangalunya at pakikiapid ay isa ng hindi pagrespeto sa iyong sariling katawan pag ginagawa ng isang tao 'yan, no? Wala na. Nawala na yung respeto sa kanyang katawan bilang templo ng Diyos na kanyang tinitirhan. So yan ang nakikita nating paliwanag dito nang ang Panginoong Jesucristo ay pumasok sa loob ng templo, no? At nakita niya, no? At ayaw ng Panginoon yung mga bagay na 'yan sa loob ng kanyang bahay dalanginan. Ayaw niya, no? At ginawang parang supermarket yung loob ng templo. Kaya ang ginawa niya, pinagtataob niya lahat, no? Ito ang isa sa mga ano, sa mga accounts na natala dito sa Gospels na ang Panginoon ay nagalit, no? At nakikita natin na siya ay nasa katawang tao, no? Nasa katawang lupa siya. Meron siyang emosyon, ha? At nalulungkot ang Panginoon, no? Umiiyak siya. At bilang tao, excuse me, ay marunong din siyang magalit, di ba? Ang Panginoon nagalit siya pero hindi siya nagkasala, no? Yung kanyang init ng kanyang bugso ng kanyang damdamin ay hindi siya nakapagsalita ng masama, you know, sa mga tao. Kung hindi ay ipinakita niya kung sino ang kanyang katauhan bilang isang Diyos na nagkataong tao. Naari na ang Diyos mismo ay nagagalit din sa kanyang bayang Israel, di ba? Sa lumang tipan. Kaya dito ay ang Panginoon ay hindi niya nagustuhan ng nakita niya. Kaya darating ang araw, sinasabi ng banal na kasulatan na sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Ay kailangan makita niya na ang iglesia ay malinis, no? Walang bahid ng karumihan upang ito'y kunin niya, dalisayin niya at hindi niya pwedeng kunin ang iglesia na marumi. Kaya kailangan malinis, no? Malaya tayo sa anumang karumihan upang tayo sa kanyang pagbabalik ay malinis tayo sa paningin ng ating Panginoong Jesucristo. So sa talatang 13, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, sinasabi sa kasulatan, okay? So ginamit ng Panginoon ang Pentateuch o ang tinatawag na Torah, ha? Ang tinatawag na 5 books of Moses, no? Ang banal na kasulatan na aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan, no? Yan ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo
Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. No? Yan ang isang bagay na hindi maganda. No? Kaya kuminsan ay hindi narirespeto ang bahay dalanginan. No? Kung hindi ito ay nagiging lungga ng mga magnanakaw. Alam natin na ang magnanakaw ay hindi sa panig ng Diyos. Ang mga magnanakaw ay hindi papasok sa kaharian ng langit. Diba? Sinabi na ng mga apostol yan at maging ang Panginoong Jesucristo mismo ay nagwika niyan na hindi ang mga taong ito ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan sapagkat sila ay nasa panig ng kaaway ng Panginoon. So nililinaw ng ating Panginoong Jesucristo na ang tahanan ng Diyos ay itinakda upang maging bahay dalanginan na kung saan ang mga tao ay pupunta upang manalangin, no? Sumamba sa Diyos. Magpalakasan at magdamayan, no? Magtulungan. Yan ang purpose ng bahay dalanginan, no? Napupunta tayo doon upang tayo ay gumawa ng kabanalan, no? I-exercise natin yung rights natin, no? Hanggang may panahon pa kasi darating ang araw kapag nagkaroon ng pag-uusig ay hindi na natin magagawa ang mga bagay na ito. Kaya hangga't wala pang pag-uusig ay malaya tayong gawin natin ang dapat nating gawin na mabuti. Diba? Ito'y isang puok na kung saan ang bayan ng Diyos ay makikipagtagpo sa Kanya sa espiritual na pagmamahal. No? Mararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos dyan, pananalangin at pagsamba sa Kanya. Ito ay hindi dapat nalapastanganin sa pamamagitan ng paggamit nito para sa mga panlipo ng kaunlaran. Hindi dapat ito kinakalakal, no? Sa ibang bagay. No? Hindi dapat isama yan. Hindi dapat yan gawing dahilan upang gawin ng isang tao sa kanyang pansariling interes. No? Hindi dapat isama yan, no? Nakabukod yan. At hindi rin yan ginagamit sa pagkakakitaan ng isang tao. No? Ang bahay simbahan, hindi. Walang profit dapat yan. Ha? O libangan man. O pagkapakitang gilas ng isang tao. No? Ginagamit yan para gawin sa kanyang sariling kagustuhan. So sa tuwing ang tahanan ng Diyos ay ginagamit ng mga taong may makasalibutang kaisipan, ito'y muling magiging pugad ng mga magnanakaw. Kapag ito ay nangyari sa panahon natin ngayon, walang pagkakaiba ito sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. No? Kaya dapat ang bahay dalanginan ay meron talagang nagbabantay dyan. Meron talagang mga taong mga caretaker upang mapangalagaan ang bahay dalanginan ng Panginoon, no? At huwag hayaang pumasok ang mga masasamang loob upang gawin nila kung anong gusto nilang gawin sa loob. Ma? Kaya nga kuminsan, sa panahon natin ngayon, ang ating mga ministro at mga pastor natin ay karamihan sa kanila ay naninirahan na sa ano, sa extension ng building, di ba? Kung tawagin nila ay mga pastoral house. So nandun sila nakatira upang sa ganon ay mabantayan nila ang building, no? At nakikita nila ang galaw, no? Kung may mga taong pumapasok at may mga taong gumagawa ng hindi maganda. Kaya nalalaman na kaagad kung mayroong intensyon ng tao. Kaya dito nakita ng Panginoon na hindi niya ito kinonsinti, no? Makita niya na ang mga tao ay gumagawa ng mga ganitong bagay, hindi niya ito pinayagan. Bagkus ay kanyang itinuwid, no? At maraming nagalit sa kanya nung ginawa niya ito. Kasi unang-una, yung mga corrupt na mga officials ay yun ang nagalit sa kanya. Kasi nawalan sila ng kita. No? Business yan eh. So noong pinagtataob yung mga mga mesa, siyempre magagalit yan. You know? At lalo sa panahon natin ngayon, kapag ang mga tao ay gustong maghanap buhay, pagkatapos ay ganun ang gagawin, di ba? Ay magagalit ang mga tao. Ay ginawa ng Panginoon niyo sa loob ng templo. Kaya lalong nagalit sa kanya ang mga tao. No? Imbis na siya ay kilalanin bilang haring dumating, nung nagalit ang Panginoon, ay nawala, no? Yung pagrespeto sa kanya nung mga taong gumagawa ng mga ganung bagay. Di ba? Kaya habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag. Ayan, kita ninyo ha. Ang mga pilay. At sila'y kanyang pinagaling sa loob ng templo.
Kita ninyo? Kasi yun itong mga taong ito, yun lamang ang kanilang pag-asa. No? Na, kasi ang templo kasi, yan ang busiest place sa old city ng Jerusalem. Nandiyan lahat ang mga tao nagpupunta. So minsan doon na lang natutulog yung mga tao, no? Yung mga pulubi, mga mahihirap. Kung saan sila nakaupo, doon na sila matutulog. Kasi wala silang mga tahanan. Kaya tama-tama nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo ay pinagaling ng Panginoon ang mga bulag, no? Mga pilay, no? Kaya talagang nakalakad sila at nakakita sila. Pero sa kabutihang bagay na ginawa ng Panginoon, ay merong mga nagalit sa kanya. Imbis na matuwa na yung mga bulag ay nakakita, yung mga pilay ay nakakalakad, imbis na matuwa itong mga saserdote na ito, ha? Yung mga tinuturo, mga tinatawag na mga punong pari, kung tawagin. At yung mga tagapagturo ng kautusan, yung mga pariseyo, yung mga eskriba, yung mga nagkukopya ng mga kasulatan. Nung makita nila yung mga himalang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo. Kita ninyo, yung mga bata, no? Sabi nung mga bata, ipurihin ang anak ni David. O, di ba? Yan ang tawag sa kanya nung siya pumasok sa Eastern Gate, eh, no? Sa Golden Gate nung kanyang pagpasok, no? Purihin ang anak ni David, you know? Hosanna to the son of David. Yan ang tawag sa kanya. Kaya hanggang sa loob ng templo, ganun ang kanyang nakita at narinig. No? Sapagkat nagsisimula na niyang i-exercise yung kanyang ministry na hindi niya kailanman tatanggihan yung mga taong lumalapit sa kanya. Yung mga mahihirap, mga pulubi, mga bulag at saka mga pilay ay kanyang pinagaling. No? Kaya sa 16 na talata ay dito sinabi ng Panginoon sa kanilang lahat, no? Na mga nagalit sa kanya, yung mga punong saserdote, ha? Tsaka yung mga pariseyo, no? Tsaka yung mga taong palaging sumusunod sa kanya at naninira sa kanya, no? Sabi ng Panginoon Jesus sa kanila, no? Naririnig mo ba ang sinasabi nila? Kung hindi nagalit ang Panginoon ng pasalita, kung hindi normal na pagsasalita ang isinagot ng Panginoon sa kanila. Narinig mo ba ang sinasabi nila, no? Patungkol sa mga batang nagsasabi na purihin ang anak ni David, no? Yan ang sabi sa kanya. Narinig ko, no? Sabi nitong mga kaaway ng Panginoon, narinig mo ba ang sinasabi nila, no? At ang sagot ng Panginoon eh, naririnig ko, sabi ng Panginoon sa kanila. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan na pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ng wagas na papuri? No? Sinabi ng Panginoon sa mga pariseyo at saka sa mga hari, mga pinunong saserdote, yeah? High priest. Huh? Kaya diyan ay natupad ang sinabi ng kasulatan na nangyari. Kaya Jesus had opened his earthly ministry with a similar act in the Gospel of John chapter 2 verse 13 to 25. Here, 3 years later, you know, kasi nagsimula ang Panginoon sa edad na 30 anyos. So pagkatapos ng 3 taon, ang templo ay muling narumihan, no? The temple was defiled again by the religious businesses or business of the leaders. No, nadungisan ang templo. No, may corruption eh, you know? So they had turned the court of the Gentiles into a place where foreign Jews could exchange money and purchase sacrifices. So itong ginagawa ng mga taong ito ay hindi ito mismo doon sa pinakabanal na lugar, no? Ito ay kasi ang templo kasi ay meron itong mga compartment, you know? So meron ako ritong picture eh, you know? At hindi ko lang na-ready kanina at may papakita ko sana sa inyo yung 4 na bahagi ng templo, ha? At yung unang templo ay tinatawag na court of the Gentiles, o yung hanggang doon lang yung mga Gentiles, hindi sila pwedeng pumasok sa loob. Tapos kapag pumasok sila doon
mayroong batas ang templo na hindi bawal ang mga Gentiles na pumasok sa loob. Hanggang doon lang sila. Kaya itong Court of the Gentiles na ito, na ito yung lugar na pinasok ng ating Panginoong Jesucristo. Nandoon niya nakita yung mga taong nagbebenta ng mga kalapati, ng mga ibon, mga nagpapalitan ng pera, you know? At ginawa nilang palengke, you know, o market yung Court of the Gentiles na yun sa loob mismo ng ano ng templo, no? At dito natin makikita na what had begun as a service and convenience for visitors from other lands had turned into a lucrative business. Kasi maraming mga tao sa Roman Empire noong mga panahong yun na pumunta, no? Yung mga tinatawag ng mga pilgrims, pumunta sila sa Jerusalem para umatin ng Passover feast. So kaya naghahanda sila, bumibili sila ng mga aalay nila ng mga kalapati at mga ibon, at dito sa templo pa nangyari yung mga bentahan, no? Kaya pwede namang gawin yun sa labas eh, no? Ng templo. Pero ang nangyari kasi ay dahil sa ang mga korap na mga saserdote at yung mga pareseyo ay pansariling interes, no? Kasi meron silang kickback diyan. Kaya doon na nila sa loob ng templo na ginawa imbis na sa labas, no? Kaya the dealers were charging exorbitant prices, no? Matataas na ano, may patong. Imbis na kung bibilin mo na lang doon sa labas na medyo mura, ay medyo doble ang patong ng presyo. Kaya yung mga mahihirap ay hindi na makakabibili ng kanilang mga kalapating ihahain sa Diyos, pasasalamat, no? Ay hindi, kasi wala na silang gaanong inap na pera para pambili kasi dumoble triple ang presyo ng mga ibon, no, ng mga ihahain, no? Kaya the dealers were charging so much and no one could compete with them, you know, or oppose them kasi talagang may gumagwardiya sa kanila, no? Merong tumitingin sa kanila. So yung mga historian ay nagsasabi na itong si Annas na original high priest nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Ito'y matandang Annas ito eh, no? Kasi nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, dalawang high priest ang naglingkod, no? Sa Jerusalem nung mga panahong 'yon, no? First time sa history ng priesthood, no? Sa Jerusalem. Ito kasing si Annas ay yung kanyang anak na babae ay naging asawa si Caiaphas. Kaya naging dalawa kasi ang istorya kasi ganito. Si Annas ang kinikilalang high priest ng mga Jews. Pero ang mga Romano ay hindi kinikilala si Annas na high priest kasi nga corrupt, no? Corrupt na high priest. Kaya inappoint ng mga Romans itong si Caiaphas na pampalit kay Annas. Na sabi ng mga Romans, hindi namin kinikilala itong si Annas bilang high priest ninyo. Kasi hindi namin gusto, you know? Troublemaker ang description ng mga Romans kay Annas. Kaya inappoint ng mga Romans si Caiaphas na kanyang son-in-law para pumalit sa kanyang posisyon. Pero sa mata ng mga Hudyo, si Annas pa rin ang kanilang high priest. Ha? Tapos si Caiaphas naman ang appointed high priest para sa Jerusalem. Kaya naging dalawang high priest. Kaya ang kaisipan ng mga historian na si Annas ang punot dulo ng korupsyon sa loob ng templo. No? Siya yung tinatawag na manager of this enterprise, no, assisted by his sons. Sinuportahan, sila yung kumukolekta ng mga hidden fees o mga tinatawag na mga tong kung tawagin, no? Kaya talagang corrupt ang leadership ng priesthood noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mismong sila mismo ang nagbreak, no, ng holiness ng temple. Kasi noong mga panahong iyon, ang templo ay hindi pa tapos, hindi pa talaga siya fully talagang tapos kasi kasalukuyan pa lang ginagawa ni King Herod dito na kanyang ina-upgrade niya ang temple noong mga panahong iyon, no? Mga ilang taon na lang matatapos na yung temple, no? Mga tatlong taon na lang or limang taon na lang ay matatapos na. Pero nung dumating ang Panginoon, ang templong iyon na naabutan niya ay tinatawag na Herod's Temple o tinatawag na the Second Temple.
At yun ay ni-remodel ni King Herod the Great, no? Kasi isa siyang great builder eh. So, nung nabubuhay pa si King Herod noon, ay pinalaki niya yung temple na yun na naabutan ng ating Panginoong Kristo. Kaya, maaaring itong mga nakita ng Panginoon ay hindi organized ang temple ng mga panahon yun. Kaya maraming corruption. Kaya, ang tanong dito sa atin ay, what does God wants in His house? No? Yamang ang templo ng mga panahon yun ay hindi pa talaga tapos na o hindi pa talaga lubusang wala ka na marinig na pupukpok, no? At mga nagtatrabaho sa temple. Excuse me. Pero dahil sa ang mga tao ay nagtatrabaho sa temple at tinatapos pa ang mga paligid nito, ay nandun ang korupsyon. No? So gusto ng Panginoon Diyos na ang mga tao pupunta sa templo ay mananalangin, no? At lalapit at tatawag sa Diyos. God wants prayer among His people. No, yan ang purpose ng temple. Sapagkat dinidinig ng Panginoon ang mga panalangin ng mga taong nagpupunta sa temple. No? Kasi ayon sa paniniwala at pananampalataya ng mga Hudyo, ang templo ay tahanan ng Diyos, no? Dito sa lupa. No? Bumaba ang Diyos. Kapag nakikita ng mga Diyos yung tinatawag na Shekinah cloud, no? Naggaling sa langit, ay bumaba ang Diyos sa amagitan ng Shekinah, no? Ng clouds na yun, tinatawag na glory, no? Na glory cloud. At kapag nakikita nila na mayroong parang haliging ulap, no, doon sa pinakabanal na dako ng templo, no, to the most holy place. Ibig sabihin ay bumaba ang Diyos sa langit at pumunta sa kanila, no? So yan ang kaya naniniwala sila diyan, no? Kaya binanggit ni Apostle Paul itong mga bagay na ito na nais ng Diyos na ang mga tao ay mananalangin sa mga bahay dalanginan, lalo tigit sa temple, no? Sa Timothy chapter 2 verse 11, you know? So sinabi niya doon na for true prayers is an evidence of our dependence on God, you know? And our faith in His word. So God also wants people being helped in Matthew chapter 21 verse 14. Yan ang purpose also ng templo o ng bahay dalanginan, na kapag yung mga tao nagpupunta ay mahihirap, no? At may mga pangangailangan, ngayon ang mga miyembro, no, o mga taong pumupunta sa loob ng templo o ng simbahan ay makikita na yung mga kapatid na nangangailangan ay tumutulong sa kanila, di ba? Kaya ang bahay simbahan o ang iglesia ay kinukompos ng mga mayayaman, ng mga may kaya, may mga mahihirap, no? Kaya diyan pumapasok yung tinatawag na pagtulong, no? O damayan, no? Yung tinatawag na bayanihan, no? Kaya ito ang pinakahadikain ng Panginoon na damayan ang mga nangangailangan, no? Kaya ang Panginoon ay gumawa ng miracles o ng signs sa loob ng temple, no? Pinagaling niya ang mga may sakit. Dahil talaga nakita niya na ang mga tao talaga ay hopeless talaga, no? May karamdaman eh. Kaya pinalakad niya ang mga pilay at binigyan niya ng paningin ang mga bulag, no? At yung mga may karamdaman ay kanyang pinagaling. So doon sa Matthew chapter 21 verse 14, habang si Jesus ay nasa templo, no, lumapit sa kanya ang mga bulag at pinapilay at sila'y kanilang pinagaling ng Panginoon, no? So the needy should feel welcome, you know, in the temple or in the church, and should find the kind of help they need. Kaya tayo, kapag nakakita tayo ng mga mahirap nating mga kapatiran, di ba? Tinutulungan natin yan, no? Binibigyan natin ng konting mga pangangailangan nila, no? Pantawid, gutom, no? At ganun din ang mga babaeng balo na, no? Yung mga widows na. Ito ay dapat isama sa mga pangunahing pagtulong sa mga naulila na, no? Mga matatanda na. Sapagkat wala na silang kasama sa buhay, no? Yung kanilang mga mahal sa buhay ay wala na. Ngunit kung meron pang kamag-anak na malapit na kamag-anak, ay dapat tulungan ng mga widows na ito, no? Huwag silang pabayaan sa kanilang katandaan. There should be power in God's house, no? The power of God working to change lives and people. Praise is another futures of God's house according to verses 15 to 16, no? Yung papuri dapat natin sa Diyos ay makikita kapag tayo ay nagtitipon sa bahay dalanginan o sa templo. Dapat pinupuri natin ang Diyos dyan. Hindi tayo nagpupunta dyan para magchismisan, no? Hindi para mag-awayan, hindi para
mag-iringan, no? Hindi dapat ipakita diyan yung mga bagay na iyan. Kung hindi, napupunta tayo sa bahay dalanginan upang sambahin at purihin ang Diyos. Manalangin, mag-aral ng banal na kasulatan, no? At magdamayan sa mga magkakapatid, magtulungan, di ba? Abutin ang mga taong nangangailangan, no? At ipanalangin ang mga taong may karamdaman. Lahat ay ginagawa na may kabanalan, no? Kaya tayo nagpupunta diyan. Kaya kuminsan, hindi maiiwasan na ang mga tao ay gumagawa ng kakaiba, no? At may mga taong minsan ay nawawalan na ng loob kapag nakikita nila yung mga bagay na ito, ay sabi nila hindi ito dapat makita sa loob ng ano, ng bahay simbahan o ng bahay sambahan, sapagkat makamundong mga gawain ang nakikita ng mga tao. Kaya kung makikita nila yung mga gawain kabanalan, ay talagang lalo silang mapapalapit sa Diyos, di ba? Kaya yan ang nakita ng Panginoon nung siya ay pumasok sa loob ng templo, no? At nagalit siya doon sa nakita niya at hindi niya kinonsente. Kaya kuminsan tayo din, no? Kapag nakakita tayo ng mga ganyang bagay, kuminsan ayaw nating ipakita, nagagalit tayo kasi kapag ka ipinakita mo at itinuwid mo, magagalit din sa iyo yung mga taong pinagsabihan mo. Ganito sa panahon natin ngayon, ang mga tao ay sensitibo, no? Kapag napagsabihan mo, wala na, hindi ka naiimikan, no? Hindi ka nakakausapin, lalayo ang kanya. Ganon katindi ang mga ilang mga tao sa panahon natin ngayon, no? Nangyayari sa loob ng iglesia. Kaya kuminsan yung gawain nila ay patuloy na ginagawa nila kasi nga walang mga taong tumutuwid sa kanila. Kaya kuminsan yung mga tao nagpupunta na lamang sa mga leaders ng iglesia, no? Sa mga matatanda. At yung mga matatanda ngayon ang nagsasabi sa kanila. Kasi kapag sila mismo dumiretso doon sa tao, eh makakarinig sila ng salita, no? Dito sa Toronto kuminsan ganyan ang sitwasyon, eh, no? Kuminsan ayaw nang wala nang pakialaman. Kaya pagkatapos ng pagsamba sa ano, sa loob ng bahay lang yan, uwian na, you know? At wala nang kwentuhan kasi nga kuminsan the more na kwentuhan, the more na michismisan, no? Kaya iniiwasan natin yung mga bagay na iyan. Kaya nga pagkatapos ng gawain, uwian na, no? Wala nang kwentuhan, wala nang chismisan, you know? Kasi the more na nai-engage natin yung mga bagay na iyan, the more na napapag-usapan ang buhay ng ibang tao, no? Kaya yung tinatawag na kapag may lumapit sa iyo ang kapatid mo, na kapatid, bago ka umuwi, panalangin mo muna ako. Yun ang maganda, no? Kapatid, ipanalangin natin yung mga kapatid na iyon, no? Bago tayo maghiwa-hiwalay, no? Yan ang maganda, no? Yung sama-samang pananalangin, no? Tayo naghahawakan ng kamay, no? Sa panahon ng pandemya, hindi nangyayari yan kasi nga bawal, di ba? Pero darating din ang araw na babalik din kung anong ginagawa natin ng araw, no? At dito sinabi ng Panginoon, yung kanyang sinabi na salita na pinupuri ka ng mga bata at bagong silang, no? Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya natatahimik ang lahat ng iyong kaaway. Yan ay nanggaling sa Psalms chapter 8 verse 2, no? Sa mga awit, no? Yan ang kinot ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa mga bata, no? Na nagsasabi na purihin ang anak ni David, no? Yan. Galing sa Awit chapter 8 verse 2. Ngayon tignan natin yung verse 17, no? At iniwan sila ni Jesus at lumabas siya sa lungsod papuntang Bitanya o Bethany, no? Kaya ito na yung pinakaunang ano natin, bahagi natin na pinag-uusapan. So matapos mangyari ang mga bagay na ito, ay iniwan sila ni Jesus at sumunod sa kanya yung kanyang mga alagad. At lumabas sila, no? Sa Old City. At nagpunta sila sa Bethany kung saan nandoon nakatira sila Mary, si Martha at saka si Lazarus. At doon na sila nagpalipas ng gabi, no? So matapos ang araw ng gabi, you know, naka-ready na naman bumabalik uli sa loob ng lungsod, no? Kasi hindi sila safe sa loob, eh. Kung sila ay matutulog doon at saka wala silang contact sa loob, no? Kaya kailangan lumabas sila sa loob, no? At yung ikalawang bahagi ay pag-uusapan natin yung sinumpa ng Panginoong Jesucristo ang puno ng igos, ano, yung fig tree, no? Ito yung nangyaring pangalawang insidente, no? At ito ay makikita natin sa mga talatang 18, no? Hanggang sa talatang 22. So, babasahin ko sa inyo itong mga talatang ito at bibigyan ko kayo ng konting background tungkol sa puno ng igos o yung tinatawag na fig tree, no? So, sa verse 18,
ng chapter 21 ng Matthew ay ganito ang sinasabi ni Mateo na apostol ng Panginoon. Kinaumagahan, habang pabalik si Jesus sa lungsod, no, ng Jerusalem, siya ay nagutom. Ayan, ano, bilang tao, siya ay nagagalit, no, nagugutom o kaya umiiyak, di ba? Kasi nagkatawang tao siya, eh, no? Meron siyang emosyon, meron siyang pakiramdam. So verse 19, nakakita siya ng isang puno ng igos, ha? Sa tabi ng daan. At nilapitan ito, ngunit wala siyang natagpuan kundi mga dahon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, hindi ka na mamumunga kailanman, sabi ng Panginoon sa puno ng igos. Hindi ka na mamumunga kailanman at pagdakay natuyo ito. No? At nakita ito ng mga alagad at ng mga hasila. Paanong natuyo agad ang puno ng igos? Tanong nila. Sumagot si Jesus, no? Tandaan ninyo ito, sabi niya. Kung nananalig kayo sa Diyos at hindi nag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito, sabi ng Panginoon sa kanila. Hindi lamang iyan, kung sabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan, o tumalong ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. At anumang hingin ninyo sa pananalangin, ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. So yan ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Bibigyan ko kayo ng background kung ano ang puno ng igos. Ano tinatawag na fig tree. Nung ako yung nagpunta sa Israel 3 years ago, ay marami niyan. You know? Nakakita ako ng tinatawag na palm trees, nakakita ako ng mga puno ng igos. At dito sa Toronto, ay palagi akong bumibili niyan. No? Yung tinatawag na fig. You know? At yan ay malilit na ano lang yan, na mga lalagyan, pabilog. You know? At kapag kinain niyo yung prutas ng fig o ng igos, usually dried eh, kasi meron din yung mga fresh eh. No? Madalang kapag pagpanahon, no? At meron kami nabibili niyan sa mga supermarket dito. Pero yung binibili ko ay dried na, no, na sweet, no? Na binabad sa, ano, sa honey. So kapag ito ay kinakagat mo na, no? Parang mga may pumuputok-putok sa loob, no? Yung mga seeds niya, no? Kaya kapag ninunguya niyo na 'yan, ay talagang parang may mga pop, no? Pumuputok sa loob, no? Kaya talagang magugulat ka na anong klaseng prutas ito, no? O pagkain. At masarap siya, no? At katulad siya ng tinatawag na dates o yung palm fruit. Meron akong ano ito, kahapon, tinalakay natin yung tungkol sa palm tree, di ba? Yung mga palm branches. Kaya ipapakita ko sa inyo yung bunga ng dates o nung tatawag na palm. You know, ito yung ano, ito yung dates kung tawagin. Ito yung binili ni Mrs. No? Ito ay gawa sa Saudi Arabia, galing doon. No? Tinanggal na ni Mrs. sa package eh. So nilagay niya sa lalagyan. No? So ito yung ano, ito yung tatawag na dates o yung tatawag na palm fruit. No? Ito ay ibinabad na sa ano sa honey, kaya matamis siya. So kapag ka ito ay hinati mo sa gitna, may makikita kang buto, no? May buto sa loob, no? Kaya hatiin natin kita ninyo. So makikita ninyo 'yan, no? So hinati niyo ito yung pinakabuto niya. Ayun, bumagsak na yung buto. Ito ang buto niya, oh, 'yan, no? Matigas na ano, na mahaba, no? Kaya ito yung pinaka ano niya, no? So ito kapag ginuya ninyo, ito yung tinatawag na dates, you know? O yung bunga ng palm tree. Eh yun namang puno ng igos naman, yung fig tree, iba dito, no? Yung itong sa palm, itong dates ay mahaba, no? Yun namang fig tree na fruit ay bilog siya, no? Kasi hindi pa kami makabili kasi nga hindi pa maaring meron na kaya lang wala pa kami nakikita eh, you know? Usually summer yan eh. Mga ano yan, mga March or April yan eh na nahihinog yan eh, yan ang mga panahon na nagbubunga yung mga fig tree o yung mga igos, you know? Bilog yan, bilog. Kaya masarap din siya, you know? At maraming nagagawang kabutihan niya sa katawan ng tao. Ito, isi-share ko sa inyo yung aking na-research dito tungkol sa puno ng igos, you know?
Itong igos o yung tawag na fig, no, na prutas, o sabihin na natin itong ano, ito ay nakikita lamang sa gitnang silangan, no, at saka sa mga ilang bansa sa Europa, no. Sa Pilipinas meron din tayong igos din diyan eh, no, at meron din diyan, no, kakaibang igos nga lamang, ano. Ang punong ito o ang prutas na ito na kung tawagin ay isa sa pinakamatandang halaman o puno, no, sa daigdig, sa isa sa pinakamatanda, ha? Matagal na yan, no. Ayon sa Biblia, ito ha, marami ang mga naniniwala, no, ng mga tao sa gitnang silangan sa panahon natin ngayon at maging nung unang panahon, na ito daw ang pangalan ng prutas na natikman nila Adan at Eva, no. Una muna ni Eva, di ba, ang paniniwala ng mga tao, mansanas, no. Ano lang, gawa-gawa lang yun, hindi totoo yun, no. Pero ang posibilidad daw na prutas na kinain ni Eva muna bago niya ibigay kay Adan, ang sabi nila ay ano raw ito? Ito daw fig daw yan, fig, sabi nila. Eh, hindi naman binanggit sa Biblia kung anong pangalan ng prutas na kinain ni Eva. Basta prutas na ipinagbabawal sa gitna ng halamanan ng Garden ng Eden, di ba? Hindi binanggit ang pangalan. Pero ito ang usap-usapan at paniniwala ng mga tao na ninirahan sa gitnang silangan, no? Hanggang sa ngayon, yaan ang kanilang paniniwala na yun daw fig na prut ang kinain ni Eva, no? Na siya daw nagkasala, na ipinagbabawal ng Diyos na huwag kakainin. So natuklasan ang kanilang kaubaran, no? At ginawang mga lion cloth, no? Matapos nilang kainin yung pinagbabawal na ano, na prutas. Itong lion cloth na tinatawag, ito yung damit na ginawa ng Diyos para sa kanila, ha? Na dahon ng galing sa puno na yun, ha? Na ipinagbabawal. Eh, dahil nagkasala na sila, so dinamitan sila ng Diyos. Diyos na ang gumawa ng damit para sa kanila. O hindi naman damit, parang ipinantapal sa kanilang mga private parts. Kasi nagkaroon na sila ng malisya na eh. So yung loin cloth ay isang single piece of cloth wrapped around the hips, no? Tinatakip doon sa kanilang bewang, you know? Malaking dahon yan eh, malaki. Typically worn by men. Usually mga lalaki lang daw ang nagsusuot yan. In some hot countries, as their only garment. You know? Sa mga may init na bansa sa Africa, no? Ay yan ang sinusuot ng mga kalalakihan. No? Pantakip sa kanilang bewang para hindi makita yung kanilang bewang, you know? Harap at saka likod. So, kasi malalawak na dahon ito, malalaki, malalapad, no? Kaya yan ang ginamit. So, sa kultura ng gitnang silangan, ang mga igos ay unang lumaki sa Arabia, you know? Sa Arabian Peninsula, no? Na kung saan ay hiniram sila ng Phoenicia, itong modern Lebanon, no? Humingi sila ng ano, ng permiso na hihiram sila ng mga puno upang itanim doon sa norte, no, ng gitnang silangan, no, sa parte ng Lebanon at saka ng Syria at saka ng Egypt, para naman matamnan ng mga ano, ng mga fig tree yung kanilang mga bansa, no. Pero ang pinanggalingan niyan ay talagang itong sa Arabian Peninsula, no. Kaya itong dates na aking ano snack, you know, minsan kasi matamis ito eh. Hanggang tatlo lang ako niyan, no? Hindi na ako sumusobra diyan kasi matamis. Ay magandang paano yan, panghimagas or pang ano, pagka gusto mong para nakikrave ka sa matamis, imbis na candy ang kainin mo o tsokolate, ay ito na ang kainin mo, mas healthy pa, no? Yung kanyang sugar ay ano, natural, you know? Hindi asukal talaga, kung hindi nanggaling talaga sa honey. Kaya ito magandang maging parang ano, pag nagikrave ka sa matamis. So, lalo tigit pag kayo diabetic, ay huwag kayong kakain ng tsokolate, you know, ng candy na matamis. Iwasan nyo yung mga chichiryang yan. So, itong magandang kainin pag kayo diabetic, ano, yung fig at saka itong tinatawag na dates. You know? Kung sa Pilipinas meron yan, ay sikapin ninyong bumili yan kasi maganda sa katawan yan. Maganda ang idinudulot sa katawan ng tao. You know? Kasi biblical fruit yan eh. You know? Kaya magandang kainin, di ba? So noong 9th century BCE, you know, bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ay ito ay dinala din sa Greece, you know,
At nagkaroon din ng dates at saka ng ano doon ng fig tree at saka ng dates, you know? At kumalat eh, no? Kasi nga itong punong ito ay nabubuhay sa mga may init na bansa, sa mga lupain na walang gaanong tubig, no? At mabubuhay siya, you know? At ito ay dumating din sa Amerika, you know? Dito sa North and South America noong pagtatapos ng 16th century na, no? So, kasi ito makikita ninyo, ito ay pinangalan ng ficus, you know? Sa wikang Latin ay para sa fig or igus, no? Yan ang salitang Latin ng fig. Ay dumating din ito sa Russia, no? Sa malamig na kontinente ng daigdig natin kasi malamig yung Russia na yan eh, no? Noong 18th century naman, no? At ito ay tinatawag din sa iba't ibang pangalan. Kasi itong igus ay pwede ito mabuhay kahit sa loob ng building, you know? Basta didiligan mo lang ng tubig, you know? Hindi siya namamatay eh. Kahit na hindi nakabaon sa lupa, sa labas, pwede siyang mabuhay, you know? Kasi kung meron kasi akong experience dito eh nung last year nung summer, yung aking isang binabantayang Italian Canadian na binisita ng kanyang anak, no? Ay merong dalang fig tree, no? Na medyo mataas ng konti, no? Pag nakatayo ako ay hanggang dibdib ko yung taas nung noong fig tree na nakalagay sa isang lalagyan na maliit. So yung makita ko ay parang may isang bunga, ano? So pwede siyang dalhin sa loob ng building at diligan, no? Para siyang common na parang palamuting halaman sa loob ng bahay, no? So pero namumunga siya. So itong mga igos, itong mga fig na fruit na ito ay maraming mga mabubuting naidudulot sa katawan ng tao, no? Medisina din ito, ano? Ito ay binansagan ding thermopilic kung tawagin, no? Isang scientific name, thermopilic, na being an organism living at a high temperature. Nabubuhay ito sa mga matataas na temperature ng mga maiinit, no? Hindi ito kinakailangan sa lupa at maayos na umakma sa tuyong hangin sa silid o sa loob ng bahay, no? Pwede siyang mabuhay kahit saan, basta didiligan mo lang. So yung mga batang halamang igos na ito ay inililipat taon-taon, no? Kung saan mga lugar, kung saan nila gusto. At mga 4 hanggang 5 taong gulang yung fig tree, no? Yung mga puno na malalaki ay talagang yun na yung permanenteng lugar nila, kaya lumalaki yung puno, no? Mataas. Pero yung mga maliliit lang na puno ay pwede silang mabuhay at mamunga din, you know? At 4 o 5 taong gulang yung puno. Kaya yung mga punong malalaki ay yung mga matatagal na puno na yan, no? Siguro mga more than 15 years, 20 years, no? Kaya siguro yung sinumpang puno ng ating Panginoong Jesucristo ay matagal na puno na yon, no? At habang lumalaki yung root system, no, yung ugat nila. So noong nakaraang taon nga, ito nga binanggit ko sa inyo na naka-experience ako niyan, nakita ko yung puno dito sa Toronto, no? At dinidiligan yan nung kasi mahilig din magtanim yung Italian Canadian na aming inaalaga ang matanda, no? At doon sa labas ng building namin ay nagtatanim siya ng mga pipino at kamatis, no? At marami talagang namumunga talaga, no? At mahilig siya kasi dati daw siyang farmer, no, nung panahon na nandun pa siya sa Italy hanggang sa nag-migrate sa Amerika. Excuse me. At tapos napunta dito sa Toronto. Kaya nandun pa rin sa isip niya yung magtanim pa rin na magtanim, no? Kaya pinapayagan naman namin yon na magtanim sila doon sa labas. At kapag marami ng mga bunga, ay talagang natutuwa din kami na napakaraming bunga talaga. At pinamimigay din niya yung mga bunga, no? Kaya itong mga igos na ito ay magagaan, no? Kasi binuwat ko yung yung puno na yun eh, no? Dinala ko sa loob. Magaan lang siya. No? Magaan lang. At tinatawag ding Hygropilus, kung tawagin. No? Isang scientific name para ito tumutukoy sa living o talagang buhay na halaman. Or growing in moist or slightly wet, damp or humid places. No?
Kaya kahit saan mo sadalin, sa loob ng building o sa labas ng bahay, ay mabubuhay siya. No? At kaya sa panahon ng lumalagong mas mainam na itago ito sa isang maliwanag na silid sa loob ng building, you know? Kahit na walang hangin, mabubuhay yung halaman. You know? Didiligan mo lang ng tubig. Ang panloob ng mga igos ay namumunga ng 2 beses sa loob ng 1 taon. No? Kaya nung dumating yung Panginoon, no? Nung mga time na yon, ay inaasahan niya na yung puno ng igos ay merong bunga. Kasi 2 beses nagbubunga yan sa loob ng 1 taon. Na yung unang pagkakataon na ang mga prutas ay hinug na ay sa buwan ng Marso. No? Doon na nahihinug yung prutas eh. At pwede nang kainin, no? Sa buwan ng Marso. At nahihinug pa yan sa buwan ng Hunyo. Ha? At sa, ano, sa March, month ng March at saka July. No? Yan dalawang season na yan. Kasi kapag winter, ang puno ng igos ay hindi nagbubunga kasi nga malamig. You know? Kaya ano lang yan, summer fruit yan eh. Kaya kung mainit, doon yan nagbubunga. So kaya tamang-tama ito, noon sa panahon ng Panginoong Hesukristo ay nagutom, tumasa siya na makakatikim siya ng hinog na prutas ng puno ng igos, ngunit ang puno ay walang bunga. No? Kaya alam ng Panginoon yan eh, na season yan eh. Kaya nagpunta siya at nagbakasakali siya na baka mayroong bunga yung ano, puno ng igos. Kaya sa pagkasurpresa ng Panginoon, eh, nagulat siya, walang bunga yung puno ng igos. No? Kaya ang ginawa ng Panginoon, sinumpa niya yung puno. No? Para bang nadismaya ang Panginoon, nagutom siya eh. Siyempre, pagka nagugutom ang isang tao, minsan eh, nakagagawa ng hindi magandang bagay, di ba? Siyempre, gagutom ka eh. Siyempre, gusto mong kumain eh. Wala kang makain, di ba? Kaya, ang ginagawa ng tao, kuminsan, sinisira yung mga bagay na ano. Kaya, gumagawa sila ng isang bagay na labag sa batas or labag sa kanilang kalooban dahil nga nagugutom sila eh. Pero ang Panginoon, ang ginawa niya, ay sinumpa niya yung, ano, yung puno ng igos kasi nga walang bunga. So, ang pagkain ng bunga ng igos ay mabuti sa sakit. No, sa mga sakit ng sistemang cardiovascular, no, yan pa yung mga nasa liksik ko, no. Itong cardiovascular ay relating to the circulatory system, no, which comprises the heart and blood vessels and carries nutrients and oxygen to the tissues of the body and removes carbon dioxide and other waste from them, no. Kita ninyo ang nagagawa ng prutas na ito sa katawan ng tao. Kaya pag ito'y kinain ninyo ay magandang epekto, no? Ay dinudulot sa katawan ng tao. Healthy na to, no? At nakagagaling pa ng mga sakit at karamdaman, no? So naglalaman ng mga ito ng tinatawag na ensimifisin. Tuwagin yung kasing ito kasing fisin ay purified ito. Pag ito'y purified fisin ay ginagamit bilang medisina. And also used in some medical procedures. And in manufacturing and use for infections of the intestine by parasites. So ginagamit din itong gamot kapag sa mga bituka ng tao, kapag ka mayroong gumaganon sa loob, di ba? So parang pampurga ata, kung di ako nagkakamali, no? Kapag kinain mo yung prutas na yan, ay talagang mamamatay yung mikrobyo sa loob ng yung bituka. So may mga pakinabang talaga yan, no? Na epekto sa paggamot ng vascular thrombosis pa. Ano? At yung thrombosis ay yung dumarating kapag nagkakaroon ng tinatawag na blood clot. You know? Yung obstructs or nabablock on opening or path or road of a vein. Eh? Nabablock o yung nasasaraduhan yung daanan ng ano ng dugo sa ugat ng tao. Kaya kapag kumakain tayo niya ng bunga ng igos na yan, ay na nagiging normal yung daanan ng ating dugo sa ating mga ano, sa ating mga ugat, ano? Kaya maganda eh. Kung kinakain natin ito sa loob ng 2 beses sa loob ng 1 taon, ay magandang dulot sa katawan, ha? Hindi tayo magkakasakit, no? Kaya ang mga bunga ng pinatuyong igos, yung mga dried fruit kung tawagin, no? Ay matagal nang ginamit bilang isang diaporetic, ano? Ito yung diaporetic ay itong medical term used to describe excessive abnormal sweating in relation to your environment and activity level. So kapag ang isang tao ay nagpapawis ng sobra, ha, ay kumain ka lang daw ng fig,
ay hindi ka na gaanong papawisan, no? So yun pa ang kagandahan diyan, 'di ba? Kasi may mga tao talagang pinapawisan talaga pag panahon ng tag-init, no? Kaya kapag ang tao pinapawisan ay lalo mag-inom ng tubig para hindi siya ma-dehydrate, no? Para hindi mawalan ng tubig sa katawan. Kasi kapag pinapawisan ng tao, ay nawawala yung fluid mo sa katawan mo. Kailangan lagyan mo ng tubig ang katawan mo para hindi ka maubusan ng tubig sa katawan. Matutuyuan ka kung tawagin, no? So it tends to affect your entire body rather than a part of your body, no? O tinatawag na antipyretic, no? Itong bunga ng igos na ito. Ito ay ginagamit to prevent or reduce fever, no? Para hindi ka magkaroon ng lagnat, no? At ganun din para sa sipon ng tao, no? Ang dami pala nagagawang medisina o medical use itong prutas na ito, no? So ang mga igos ay ginagamit bilang isang banayad na laxative, no? O ito pa, laxative pa, no? Ito yung ginagamit namin sa mga gamot namin sa trabaho namin, eh. Kapag ang aming mga binabantayan at inaalagaan ay hindi maka-regular na dumumi ang tao, ay pinapainom namin ng laxative para gumaan ang kanyang pakiramdam, ano? Kapag may mga taong may problema sa kanilang mga bowel movement, ano? Ay hindi sila makadumi. So ito ang aming pinaiinom sa kanila. Kaya kapag ka ikaw ay kumain ng igos, ay magiging normal ang iyong pagdumi. Kaya maganda, no? Ang daming kabutihang dulot nito sa katawan ng tao. Kapag kayo ay tinitibi, no? Constipation, no? Ay talagang palalambutin 'yan, you know? 'Yung ating mga kinain sa loob. At ito ay ginagamit nila, tinutunaw nila ito at ginagawa nila ng parang syrup para madaling inumin, you know? At napakaganda niyan. Ang isang sabaw ng mga prutas na hinihalo sa gatas, no? Pag ito ay kanilang dinikdik, ano, at naging parang parang nagiging liquid na, no? Hinahalo nila yan sa gatas. At ito ay ginagamit sa mga katutubong gamutan, you know, sa mga remote areas, sa mga bundok, sa mga malalayo sa kabiasnan, no? So kaya yung ating mga ninuno nung araw, di ba? Ay alam nila kung ano yung mga tamang halaman, mga prutas na gamot. At yun ang ginagamit nilang gamot, no, sa kanilang mga may sakit, no? At ginagamit para sa mga tuyong ubo o mga taong ubo ng ubo, no? Maganda rin 'yan, no? Nainumin at kainin, no? Kaya imbis na tsokolate ang kainin ng mga tao o mga candy, no? Mga chichirya, eh kung may makikita kayo niyan sa mga pupuntahan niyo mga lugar, ay bilhin ninyo, kainin ninyo, ha? No, yung tinatawag na mga dates kung tawagin, no? Yung palm fruit at saka yung igos, you know, yung fig, no? Kaya nung ako'y umuwi na sa Pilipinas noong 2016, ang dami kong dinalang figs doon, no? Pinamigay ko 'yan, you know, sa mga ilang mga tagapangaral na aking nakita, no? Si Pastor Sani Orera nung bumisita sa bahay ni Pastor Ricky Omega, eh meron akong dala, no? Kasi yun ang ginagamit kong aking parang snack, no? Kapag nagugutom ako, yun ang kinakain ko. Nawawala yung gutom ko, eh, no? Isang piraso lang, mabigat na sa tiyan, eh, no? So nung dumating si Pastor Sani Orera sa bahay nila Pastor Ricky Omega, ay pinatikman ko ng fig, no? Ng prutas, no? Dried yun, eh. Sabi niya, Pastor Rico, sabi niya, para tayong nasa Israel lang, no? At nakakain natin yung prutas ng Israel. Hindi, yun naman kasing fig na yun na aking dala galing sa Pilipinas ay made in Greece, you know? Hindi talagang galing sa Israel yun, no? So galing yun sa Greece. So yun naman ay may expiry date naman yun, matagal bago siya masira, no? Pero magandang kainin na bago ma-expired kasi para fresh pa yung niya. No? Yung preservative niya ay talagang ano pa. Pero kapag dumating na yung expiration niya, ay wag na ninyong kainin. Kasi wala na, tapos na, eh. Kaya kainin na ninyo kagad. Kapag nabili ninyo, kainin na kagad ninyo para fresh pa yung, yung pagkain. No? So ngayon, tumuloy tayo dito. No? At least nagkaroon tayo ng background tungkol sa prutas na ito na sinumpa ng Panginoon yung puno. Kasi nga, kapag nagugutom tayo, edi kainin natin yung tamang pagkain. Di ba? Para hindi tayo magkasakit. Di ba? Eh, prutas yan, eh, di ba? At saka pagkain talaga ng Biblia yan, eh.
kaya makakatulong sa atin, no? Lilinisin yung ating loob, no? Ng ating katawan. So dito, sinasabi dito ng Panginoon na ng banal na kasulatan sa verse 18, no? Ng chapter 21 ng Mateo, na kinaumagahan ng si Jesus ay pabalik sa lungsod, no? Bumalik sila uli at sila'y nakaramdam ng gutom. Siyempre, imagine kapag kayo naglalakad, ha? Ito nga, nung ako ay naglalakad doon sa labas, no? Nung ako'y nakakagutom talaga maglakad, no? Kaya kailangan meron kang dalang tubig, no? Kasi lalo tigit pag naglalakad ka ng mga time na mga alas 9 na, alas 10, papainit na yan, eh. Ay talagang uuhawin ka talaga at magugutom ka talaga, manghihina ka kapag ka wala kang dalang pagkain, no? Kasi malayo, no? Malayo ang mga nilalakad, no? Ang kapag pagkagusto niyo lakarin yung mga paligid ng ano ng walls ng old city ng Jerusalem, magagawa niyo sa buong isang araw, no? Hindi niyo kagad yan malalakad sa mga ilang oras lang, no? Magsimula kayo maglakad ng alas 9 hanggang alas 5 ng hapon, malilibot nyo yung buong lugar na yan. You know? Malilibot nyo. Hindi nyo pwedeng madaliin kasi kailangan meron kayong dalang pagkain at saka tubig na mainom. So, ano to, sabi ni Sister Michelle, no? Aldea Cruzat, na nagkatrabaho sa Haifa, sa ano, sa Israel. Alam ni Michelle itong sinasabi ko, eh. Sabi ni Michelle, eh, magdadala po ako pa uwi. Sabi niya, oh. Pagka umuwi, kailan ka ba uuwi, Michelle? No, sa Pilipinas, pwede na ata magbiyahe kung ano. Sana pwede na. Sarap po niyan, sabi niya, ano, itong fig, you know? Lalo na lagyan po ninyo ng almonds sa gitna at or any nuts, sabi niya. Totoo 'yan, you know? Kaya nga minsan, eh, mas masarap din kainin niya yung tinatawag na fresh, you know, yung fresh fig. Merong nabibili yan dito sa amin pa panahon na, no, na pwedeng nang anihin at saka bibenta na. Sarap yan. Hatiin nyo sa gitna. Makikita nyo yung kanyang, ano, ang daming mga seeds sa loob, no? Kaya pag kinagat nyo yan, pumuputok-putok yun sa loob ng, ano, ninyo, eh, ng bibig ninyo, eh, you know? Parang maraming mga paputok doon sa loob, you know? Kaya yung parabang impression, eh, ano ba itong klaseng prutas na ito? Pumuputok, you know? Parang alateris, you know? Yung alateris na bilog na pruta na natin siya sa Pilipinas noong araw na maliliit pa tayo, you know? Parang ganun. Kaya lang, pag kinagat mo, pumuputok-putok siya, you know? Ito pa, meron pang binanggit Sister Ella. Sabi niya, oh, very informative topic, sabi niya. Biblically, my spirit is filled with joy knowing that every example mentioned in this holy book has its story and origin. Yeah, totoo yan. Book has its story and origin. Kailangan talaga na malalim ang pagkakaalam natin sa ating binabasa. No? Many thanks, Brad, sa mga detailed info. Kasi, kaya ko yun ito sinasabi sa inyo kasi, nung araw kasi, yung ating mga teacher sa seminary noon, ay, siyempre, hindi sila nakarating sa Israel, di ba? At sa ano lang sila nakabase, sa libro lang, di ba? Ay, hindi nila na ipapaliwanag ng gusto sa atin, sa mga nag-aaral ng Biblia, ay, limitado yung kaalaman, di ba? Hindi ko naman sa, you know, na hindi, you know, nire-respect natin ang mga seminary professors natin at saka mga teachers natin. Kasi hindi biro ang magturo ng Biblia, no? Hindi biro yan. Kailangan talaga marami kang nire-research dyan, no? Kailangan malawak ang iyong pangunawa. Kasi, kaya ko yan nababanggit. Kasi, nakarating ako sa Israel, di ba? Nag-isang buwan ako dyan. Tapos nakikita ko yung mga ano nila, lifestyle ng mga tao, ng mga Hudyo, ng mga Jews. Tapos nakakain ko yung mga kinakain nila, no? Yung mga pomegranates, yung mga prutas na binabanggit sa lumang tipan, no? At yung mga dates na yan, at saka yung mga fig na yan, di ba? So nagkakaroon tayo ng idea kung anong klaseng prutas yan. Kasi yung mga prutas na yan ay hindi prutas na nakikita at nabibili natin sa Pilipinas. Dito sa Canada, lahat ng klase ng prutas na bibili namin sa buong mundo, no? Kaya hindi mo na kailangan pang pumunta sa ibang bansa para bilhin yung prutas na yon. Kapag yan ay panahon na ng anihan at yan ini-export na yan, no? At dito pwede naming bilhin. Katulad nito, ito, kinakain ko itong dates na ito, no? Ano? Ito yung palm fruit, no? Yung tinatawag na palm branches, yung palm tree, no? Ito naman ay made in Saudi Arabia. No? Kita ninyo yung prutas niya, oh. No? Matamis yan, eh.
So malalaki siya, malalaking prutas eh. No? Sana nga, kapag ka meron ng, kung meron na sanang fig eh, papakita ko rin sa inyo. No? At wala pa eh, wala pa ako nakikita. Pero kapag ka nagpunta ako sa market at meron nung bibili ako at papakita ko sa inyo. No? At bubuksan ko yung prutas sa gitna para makita ninyo, magkaroon kayo ng idea. No? Na ganun ang ano ng masarap na pag ano na mga prutas yan eh. Mas masarap na kainin kaysa sa mga tsokolating ginawa ng tao, no? Ito eh galing sa puno eh, no? Nilikha ng Diyos. So wag na tayo doon sa ginawa ng tao kundi doon sa nilikha ng Diyos, no? Doon na tayo. Kaya ito yung Lunes ng hapon nang si Jesus ay umalis, you know, sa Jerusalem, no? Lunes na ng hapon na, papahapon na. So pabalik siya ngayon sa Betanya, sa Bethany. Sa silangang dalistis ng bundok ng olibo, no? Sa paanan, no? Sa silangang paanan ng bundok ng olibo. So malamang na nagpalipas siya ng gabi sa bahay ng mga kaibigan niyang si Lazaro, Maria at si Marta, no? So umaga na ngayon ng Nisan, you know? Itong Nisan, ito yung Hebrew month nila na equivalent ng March, April, no? Kasi parang hindi buo kung hindi nasa gitna, no? Kalahating buwan ng Marso at saka una at ikalawang linggo ng April, no? Yan ang tinatawag na Nisan, you know? Na kanilang buwan sa Hebreo. So pabalik na uli si Jesus at ang mga alagad niya sa Jerusalem at ang huling pagpunta niya sa templo, no? Bago siya dakpin at ipako sa krus. Ito na yung pinakahuli niya, no? Na pagbabalik sa templo. Ito na rin ang huling araw ng kanyang ministeryo bago niya ipagdiwang ang Paskwa doon sa upper room, you know? Sa Mount Zion, you know? At pinasinayaan niya, ano, at sinabi niya sa kanyang mga alagad kung anong mangyayari sa kanya. At yung kanyang haraping pagtitiis, paglilitis at kanyang kamatayan, no? So mula sa Bethany ay binagtas nila ang bundok ng mga olibo, ang Mount of Olives, no? Papuntang Jerusalem. So ito namang olives na ito ay masarap din na ano 'yan, na nabunga din 'yan, no? Yan ay palagi naming ano, kinakain yan nung ako'y nasa loob ng army base ng Israel, no, sa Tel Aviv. Breakfast, lunch at saka dinner, no? Maraming kulay yan eh. Yung kulay green, maalat-maalat yan. At yun naman, gusto ko yung kulay itim na olives, no? Medyo matabang-tabang ng konti, no? Kasi hindi nawawala sa pagkain ng mga juice yan, yung olives. Palagi yan, no? Kaya ang pinakamaalat yan, yung green, no? At meron din buto yan. Ang buto niyan ay katulad ng buto ng dates, no? Mahaba. Ganito ang buto niyan eh, no? Mahaba din eh, no? Yan, ganyan ang buto ng ano eh, ng olives eh, no? Mahaba-haba din, no? Kaya yung tatlong prutas na yan ay talagang maganda rin ang idinudulot ng olives sa katawan ng tao, di ba? At diyan din nila kinukuha yung mga ano, yung oil, di ba? Kasi lower cholesterol ang olive oil eh. Kaya masarap na isama sa pagkain, no? Kapag kumakain kayo ng salad, ang sarap kainin 'yan, no? Yang olives. Kaya kumbaga sa atin, sa mga hindi kumakain ng normal na olives, ay jackpot ka kapag ka nakakain ka ng olives kasi mamahalin 'yan, no? Dito sa Toronto mahal 'yan, no? Nakalagay 'yan sa parang garapon, no? Nabibili namin 'yan kaya may kamahalan ng konti. Kaya nakababad 'yan eh sa asin. At yan ay masarap na ipanghalo sa mga pagkain natin, ano? Sa mga kaldereta, no? Pwedeng ihalo yung olives eh. Sarap pagka natikman ninyo, ay talagang magugustuhan ninyo yung olive, you know? Kaya doon sa panahon na ang Panginoon ay naglakad diyan sa bundok ng olibo, ay maraming mga olive trees diyan. Kaya sila nakakapag-produce sila ng maraming mga ano diyan, ng mga produkto, you know? Kinakalakal nila yan, ginagawa nilang langis o oil sa kanilang mga ano, mga asawa kanilang tahanan, no? Minsan binebenta nila yan, pinagkakabuhayan nila, tapos kinakain nila yung bunga, di ba? So, yan ang ginawa ng Panginoon nung siya nabuhay at kasama sa pagkain nila yan, no? So, nung makita ni Pedro na yung punong isinumpa ng ating Panginoon, dinaanan uli nila eh, no? At nakita ni Pedro yung puno, no? Na natuyo na noong mga nagdaang araw, sinabi ni Pedro sa ating Panginoong Jesucristo, Rabbi, no? Pag sinabing Rabbi ay guro, no? Tignan mo, sabi ni Pedro sa ating Panginoong Jesucristo. Tuyot na yung puno ng igos na isinumpa mo, sabi niya. Pero
Ang tanong dito, bakit isinumpa ng ating Panginoong Jesucristo yung puno? Bakit niya sinumpa? No, sinabi niya, sinasabi ko sa inyo, kung may pananampalataya kayo at hindi nag-aalinlangan, hindi lamang ang ginawa ko sa puno ng igos ang magagawa ninyo, sabi ng Panginoon sa kanila. Kahit pasabihin ninyo sa bundok na ito, sabi niya, umangat ka at mahulog sa dagat, sabi niya, mangyayari iyon, sabi niya. At lahat ng hihilingin ninyo sa panalangin na ibibigay sa inyo kung nananampalataya kayo, ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Pag-uulit ito ng sinasabi niya na kaya ng pananampalataya na maglipat ng bundok, ang sabi ng Panginoon. No? Kaya nang isumpang matuyot ang puno ng igos, ay itinuro ni Jesus kung gaano kahalagang manampalataya sa Diyos, ang sabi niya. No? Sinabi niya, lahat ng bagay na ipinapanalangin ninyo at hinihiling, manampalataya kayo na tinanggap na ninyo iyon at tatanggapin ninyo iyon. No? Yan ang kapangyarihan ng pananampalataya sa Diyos at ng panalangin. Kaya tayo, mga kapatid, ay huwag kayong mawawalan ng pag-asa. No? Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Yan ang sinasabi ng Panginoon na kapag kayo nanalangin ng taimtim sa puso ninyo, no? Ay hangarin na ninyo na ibinigay na ng Panginoon sa inyo yung panalangin ninyo dahil sa matuwid na panalangin ninyo sa Diyos. Yan ang sinasabi ng Panginoon dito, no? Sa Marcos 11:24. Kung kayo mananalangin na kayo nag-aalinlangan, eh hindi ninyo makakamtan kung ano yung mga inihiling ninyo. Siguro kung matagal na ninyong ipinapanalangin yung mga bagay na sinasabi niyo sa Panginoon, pero hindi pa niyo nakakamtan. Ang tanong, buhay pa tayo, no? Meron pang mga taon pang darating sa buhay natin. O, kung hindi man ibigay ng Panginoon sa atin ngayon, bukas, sa darating na buwan at mga taon, baka ibigay ng Panginoon after 5 years, o baka after 10 years. Kung ako nga hindi ko kalain na makarating ako sa Israel 3 years ago. Nung nag-aaral pa kami sa seminary nung araw, way back in the 90s, in the middle of 80s. Nangarap ako habang nagtuturo si Brother Erastus Sulit sa amin ng Bible history, no? Ipinapaliwanag niya, no? Ang Bible. Nangangarap naman ako. Libre naman ang mangarap wala naman bayad di ba? Sabi ko sana itong sinasabi ni Prof Sulit marating ko pagdating ng araw, no? Malakaran ko, makita ko anong ginawa ng Panginoon sa akin. After ng ilang years, after ng more than 30 years, saka lang binigay ng Panginoon yung aking iniisip na yun ng mga panahon yun. No? Hindi pa kanya kaagad ibinigay no? Hindi pa. Pero ibinigay niya. Nung ako'y nag-edad ng 50, yun ang dakilang regalo ng Diyos sa akin nung ako'y 50, no? Nabot ko yung 50 years old. No? Kaya yung edad kong 50, nung 2018, ay ang daming mabubuting bagay na dumating sa akin diyan, no? Isang hindi ko makakalimutang taon sa aking buhay, no? At napakaraming magagandang mga nangyari sa akin, no? Noong mga taong 2018, no? Naging full-time ako sa trabaho, no? At nalakaran ko ang mga ilang mga lugar sa Israel at nahawakan ko ang pader ng Western Wall, no? Na inaakala ng mga Hudyo na banal sa kanila, no? At narating ko ang Sea of Galilee, ang Dead Sea, no? Ang Jordan River, ang Jerusalem, ang Bethlehem, di ba? Ang dami kong mga narating diyan na lugar. Di ba? Kaya hindi masamang mangarap, hindi pa huli, no? Kung hindi pa tayo halimbawa ay halimbawa darating ang araw na gagawa ang Diyos ng kakaiba sa atin, di ba? Kahit na wala tayong makinarya, wala tayong salapi, no? Pero naniniwala ako na darating ang araw, babaliktad ang istorya, no? Babaliktad eh. Kasi may pananampalataya tayo, hindi tayo nawalan ng pananampalataya. Ako nga, kung ako ay nag-give up nung araw, kung ako ay natisod na talaga kasi mag-graduate na ako may mga pagsubok na dumarating. Kung hindi ko na paglabanan ng mga pagsubok na yon, siguro wala ako dito sa Toronto, hindi ko nakilala misis ko. Kaya ganun lang ang buhay Kailangan malagpasan mo yung mga pagsubok na darating sa atin. Kung hindi natin malalagpasan yan, hindi natin makakamtan yung pinangako sa atin ng Panginoon na naghihintay sa atin, di ba? At meron pa mga darating pa niyan. Pasimula pa lang yan,
No? Kaya hindi tayo nagle-labor o nagtatrabaho o gumagawa ng isang bagay na meron tayong hinahangad na kapalit. Kasi tayo nabubuhay sa pananampalataya. Umaasa tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. O, di ba? Eh kung halimbawang ibibigay sa iyo ng Diyos yung gusto niyang ibigay sa iyo, sinabi na kagad ng maaga, eh siyempre wala nang surprise. Kailangan pagtrabawin natin, no? Pag-anuhan natin, pagbigay natin ng effort, no? Kasi kapag ka nalalaman mo nang meron nang ibibigay sa iyo, siyempre, kampante ka na, no? Hindi ka nakikilos, no? Tatamarin ka na, no? Hindi ganoon. Kaya kailangan magpatuloy ka, lalo kang maging masipag, no? Sa paglilingkod, sa paggawa, para kapag dumating na yung time na yon, ay deserve ka doon sa tinanggap mo. Hindi doon dahil sa talagang tatanggapin mo, hindi ganoon. Kaya noong nakamtan ko 'yan, ay talagang hindi ko talaga malubos na matanggap na talagang nandito na pala ako, no? Ibinigay na ng Diyos lahat yung mga bagay na 'yan. Kaya naman, kapag sabi ko nga, malaking benepisyo na kapag nagtuturo tayo ng banal na kasulatan ay ano, nagagamit natin yung mga bagay na nakita natin at naranasan natin, no? Very powerful yung witness, no? No, meron tayong tinatawag na credibility, no? Nagsasalita tayo dahil sa ating karanasan, no? Nakita natin eh, nalakaran natin eh. 'Di ba kaya napapaliwanag natin ng maayos. Kaya maganda talaga na ano na talaga tayong magsumikap na darating ang panahon na makakamtam din natin yung mga gusto natin, no? Na mangyari sa buhay natin. Hindi lang imposible sa Diyos. Gagawa ang Diyos ng mga bagay na ikararangal natin sa panangin ng ating Panginoong Jesucristo, lalo pang titibay yung pananampalataya natin, di ba? Kaya napakahalagang aral nga yan para sa mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, no? Lalo na kailangan natin ito, lalo digit yung mga apostol, na dahil sa malapit na silang dumanas na matinding pagsubok, eh kinakailangan maging handa sila, di ba? Pero may kaugnayan din ang mga natuyot na puno ng ego sa uri ng ating pananampalataya. Kapag ka ang pananampalataya ng tao ay wala na, no? Hindi na ito nag-work, hindi na ito gumawa, no? Wala nang gawa yung pananampalataya. Matutuyo na 'yan, no? Yan yung sinasabi ni Santiago na ang pananampalatayang walang gawa ay ano, patay, no? Kaya baka masumpa pa eh, no? Kasi walang gawa eh, walang bunga. Oh. Yan ang hindi naman natin gagawin, kailangan magbubunga tayo, no? Mabubuting mga gawa, no? Mga bagay na extraordinary sa buhay natin, no? Para bagang imbis na makapag-save tayo ng kaluluwa, eh nakapagtisod pa tayo. Baliktad eh. No? Imbis na makakuha tayo ng mga Kristiyano, no? Makaikaya tayo ng Kristiyano, ng mga anak ng Diyos, eh nangyari ba? Naka-discourage pa tayo, nakatisod pa tayo, di ba? Yun ang mahirap. No? Nag-minus pa eh. Dapat positive, di ba? Kaya yan ang isang bagay na ano sa atin, encouragement. No? Dapat manatili tayo sa pananampalataya at may gawa. No? Kaya nga ang puno ng igos na ito ay nakakadaya ang itsura. Ito hinilin tulad sa bansang Israel, no? Nakipagtipan sa Diyos ang bansa, no? Sa bansang Israel, at kung titingnan mukhang sinusunod nila ang kautusan ng Diyos. Pero sa pangkalahatan, wala silang pananampalataya sa Diyos at mabuting bunga, wala sila niyan. Itinakwil pa nga nila ang mismong anak ng Diyos, di ba? Kaya nang isumpa ni Jesus ang na matuyo ang puno ng igos, ay pinakita niya ang kahinatnan ng mga walang bunga at walang pananampalatayang bayang ito. So doon hinilin tulad, symbolism yan eh. Itong fig tree ng nation of Israel noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Ganyan ang sitwasyon ng bansang Israel nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Walang bunga, no? Nung dumating yung Mesiyas sa kanila, no? Kaya di nagtagal, dumating sa Jerusalem si Jesus at ang kanyang mga alagad, gaya ng nakaugalian ng ating Panginoong Jesucristo, pumasok siya sa templo at nagturo. So malamang na sariwa pa sa isipan ng mga punong saserdote at matatandang lalaki ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa mga nagpapalit ng salapi, no? Nung itinaob niya yung mga lamesa, no? Kaya kinu-question nila siya uli. Ano ang karapatan mong gawin ng mga ito? Sabi ng mga religious leaders nito sa ating Panginoong Jesucristo. Sino ang nagbigay sa iyo ng autoridad na gawin ang mga ito? Diba? Sumagot ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya sa kanila, oh, may itatanong ako sa inyo, sabi niya. Sagutin ninyo ako.
At sasabihin ko sa inyo kung sino ang nagbigay sa akin ng autoridad na gawin ang mga ito, sabi niya. Ang autoridad ba ni Juan na magbautismo ay galing sa langit o sa mga tao, sabi niya. Sagutin ninyo ako, sabi ng Panginoon. Ang mga kaaway niya ngayon ay nalagay sa alanganin. Kaya nag-usap-usap sila, sabi niya. Kung sasabihin natin sa langit, sasabihin niya, kung gayon, bakit hindi kayo naniwala sa kanya? Pero kung maglalakas loob ba tayong sabihin sa mga tao, takot sila sa mga tao dahil lahat ng ito ay naniniwalan talagang propeta si Juan. O, di ba? No, makikita sa Marcos 11, verses 29 to 32. So, walang may sagot kay Jesus ang mga mananalansang na ito, ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos, no, sa tunay na Mesiyas. Kaya sinabi nila, hindi namin alam. No? Sumagot si Jesus, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sino ang nagbigay sa akin ng autoridad na gawin ang mga ito. Hindi ko sasabihin sa inyo. No? Eh, hindi ninyo alam eh. Hindi ko sasabihin sa inyo. Diba? Sinasabi lang ng Panginoon ang lihim ng hiwaga ng salita ng Diyos doon sa mga taong karapat-dapat. Diba? Sabi ng Panginoon, huwag ninyong ibibigay yung ano, imperla sa baboy. No? Baka yurakan lang yan. No? At hindi pahalagahan. So sa verse 19, nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon lamang, kaya sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman, sabi ng Panginoon sa puno. So agad na natuyo ang puno at nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha. Paano natuyo agad ang puno ng igos? Tanong nila. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo naniniwala o maniniwala at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Kita ninyo? Si Jesus ay nagsalita tungkol sa pananampalataya at panalangin ayon sa talatang 22 na nagsasaad na ang mga tugon sa panalangin ay may kaugnayan sa ating pananampalataya. So lahat ng hinihiling natin na kung ito ay ayon sa kalooban ng Diyos ay maaaring gawin o tanggapin ng mga hindi nag-aalinlangan. So hindi nito inaalis ang iba pang kailangan sa pagtanggap ng mga katugunan sa panalangin. So sa 22, anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Excuse me. See? Jesus would curse a tree may surprise us. Masusurpresa tayo dyan. Bakit kinurse ng ating Panginoong Jesucristo yung puno? No? Na sana hinayaan na lang ng Panginoon. Hindi. Merong ibig sabihin yung pag-curse ng Panginoon sa puno. Kasi nga, doon sinisimbolize yan ng bansang Israel. No? The same power that killed the tree could also have given it new life and fruit. Jesus certainly would not hold the tree morally responsible for being fruitless. When we consider the time and place of this event, we understand it better. Jesus was near Jerusalem in the last week of his public ministry to his people. The fig tree symbolized the nation of Israel, according to Jeremiah chapter 8, verse 13. Sabi ni Prophet Jeremiah, lilipulin ko na ang aking bayan, no? Itong bansang Israel, sapagkat ang katulad nila ay punong ubas na walang bunga o puno ng igos na walang pakinabang. Nalanta na rin, nalanta na pati mga dahon, kaya tatanggapin nila ang bunga ng kanilang ginawa. Hosea chapter 9 verse 10, sinabi pa ni Prophet Hosea, ang Israel ay tulad ng mga ubas sa ilang, sabi niya. Gayon sila nung una kong matagpuan. Parang unang bunga ng puno ng igos, sabi niya. Nang makita ko ang inyong mga magulang, ngunit nang magpunta sila sa Baal Peor, sila'y naglingkod sa Diyos-Diyosang si Baal. At naging kasuklam-suklam gaya ng Diyos-Diyos ang kanilang iniibig. At ito sinabi ni Lucas chapter 13 verse 6 to 9. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. May isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tinignan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na't nakakasikip lang yan. No? Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayin ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol.
Yan ang isang figuratibong salita yan, na tunay na pangyayari, pero merong ibig sabihin yan, no? Dumating ang Panginoon sa bansang Israel na hindi siya tinanggap at binigyan pa ng pagkakataon, no? Na magsisi ng kanilang kasalanan. Pero anong nangyari? Walang pagsisisi ang mga Hudyo, no? Kung hindi, ano nangyari? Ipinako sa krus, no? Just as this tree had leaves but no fruits. Merong mga dahon, pero walang bunga, no? So Israel had a show of religion but no practical experience of faith resulting in godly living. Wala. Kaya tayo ay dapat ding maging handa sa lahat ng panahon, no? Hindi lang tayo sabihin nating mga Kristiyano o mga anak ng Diyos, kaya kailangan meron din tayong bunga sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos, di ba? Hindi lang tayo nabubuhay ng ganun na lamang, kung hindi tayo dapat maging mabuti sa ating kapwa. Kumuha tayo ng kabutihan, no? Purihin natin at sambahin natin at paglingkuran natin ang Diyos habang tayo nabubuhay. Kaya ang Diyos naman, hindi niya tayo kalilimutan. Kapag gumawa tayo ng mga bagay na iyan, ay gagantimpalaan din tayo ng Panginoon pagdating ng araw, no? Ang Diyos, napakabait yan, you know? Nasa sa Kanya lahat. Pwede niyang bigay sa atin yung mga bagay na hindi natin inaasahan, di ba? Halos lahat na mga bagay na hindi natin inaasahan, ipagkakaloob ng Diyos yan, no? Kaya nung araw, kapag wala tayong mga sapat na kasuotan at saka mga, ano, ay sa akin, talagang ako'y, ano na, ay hindi ko akalain na talagang lubos na. Sobra-sobra na ang mga biyayang pinagkaloob ng Panginoon sa akin, di ba? Kaya, doon ko nakikita yung, ano, yung pananampalataya talaga na kapag binigay mo na yung buhay mo sa Panginoon, no, in the end, no, in the middle of your days, makikita mo na talagang wala na, umaapaw na talaga, no, wala na, wala na paglagyan. Kumbaga nga sa, ano, sa drawer, sa lalagyan ng ating mga damit, no, kapag hindi na natin yung itutulak yung mga damit natin para kumuha tayo ng damit, ibig sabihin punong-puno na lalagyan mo. Huwag ka nang bumili. Kuminsan talagang dito sa Canada, kailangan namin ng mga damit dahil sa apat na season. Sa sobrang dami ng damit, ay wala nang paglagyan, di ba? Eh kung nung araw, iniisip natin na talagang kulang sa damit, kulang sa mga kagamitan, pero paglipas ng mga ilang panahon, no? Hindi na natiling ganun, no? Dahil sa pagsisikap natin, dahil sa ating paglilingkod sa Diyos, di ba? Kaya hindi ako naniniwala na ang buhay natin ay magiging ganun forever. Hindi, no? Magbabago ang buhay ng isang tao, no? Dahil sa kabutihan ng Diyos. Kaya huwag tayong mag-give up, no? Huwag kayong mag-give up sa buhay ninyo. Hanggat may buhay, may pag-asa, no? Magsikap lang tayo sa ating mga ginagawa. At malay ninyo, isang araw, no? Merong isang taong magbigay ng ticket sa inyo. Sabihin sa inyo, kapatid, ito ang aking regalo sa iyo, no? Trip sa Israel back and forth. O, kita ninyo? Hindi imposible 'yan. Oh. 'Di ba? O hindi talaga basta-basta makakarating sa Israel para lang ano, para lamang bumisita doon. Mahal, talagang US dollars 'yan. Pero hindi imposibleng gawin ng Panginoon 'yan kung gugustuhin niya, 'di ba? Kahit nga lang isang beses lang, kahit na hindi ka na bumalik. Okay na 'yon, no? Ayun pa kaya makabalik ka uli ng pangalawa pa, pangatlo, pang-apat, no? Di ba? Oh, talagang more than expectation yan, no? Kaya talagang mabuti ang Diyos, na buti ang Panginoon. Napakabuti niya para sa ating lahat. Kaya yan ang bilang kagantian naman sa biyaya na binigay ng Panginoon sa atin, eh paglingkuran natin ang Diyos, no? Bigyan natin siya ng kaluguran sa buhay natin. Huwag tayong magkakasala. Umiwas tayo sa kasalanan, no? Palagi natin gawin ang katuwiran, no? Upang tayo kalugdan ng Diyos, no? Kaya mga kapatid, yan ko na lang tinatapos, ha. Hoy, napapagod na rin magsalita, no? At naano ko yung aking ano, yung aking maximum, no, lumagpas ako. At kasi napasarap ng kwento, eh, no? Kaya mga kapatid, magkita-kita muli tayo bukas at sa ating day 117, no? At pag-uusapan ulit natin ng tungkol sa Mount of Olives bukas, no? Kasi yun ang area ng Panginoon, eh. Kaya mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos at sa muling pagkita-kita, at nawa, abutan kayo ng pagpapala ng Diyos saan man kayo naroroon, no? Si Michelle Aldia Cruzat, eh, ano yan, palagi nating giliw na tagapakinig yan, eh, no? At
at sa muling pagkikita. At sana loobin ng Diyos na magkita-kita tayo sa darating na panahon, ano? At malubos ang ating mga kasiyahan, ano? At tayo lumakas sa ating pananampalataya. Pagpalain kayo ng Diyos at kami magpapaalam na. God bless you all, mga kapatid. And have a great day to all of you. Okay, bye now.